Okay guys, so ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano po ilagay ang tinatawag nating grease trap. Ang grease trap po ay isang part ng kitchen sink na makikita sa ilalim ng kitchen sink. Yan po ang grease trap. So yung grease trap po natin ay mayroong tatlong partition. And I think this is a 5 GPM grease trap or 5 gallons per minute yung capacity nito. Okay, so yung grease trap na ito is prefabricated na, binili na lang namin. Okay guys, simulan na natin sa piping tayo. Okay, so yan, may stub out sa ilalim guys ng sahig ng cabinet. So yung stub out na yan, during pa sa structural works, nakaabang na yan. Ngayon sukatin lang natin yung angkop na haba ng ating pipe na gagamitin dyan. Okay, so huwag muna nating lagyan lahat ng PVC solvent kasi kailangan natin na magalaw-galaw pa yung mga pipes and fittings natin para hindi tayo mahirapan sa pag sukat at saka pagputol ng mga PVC na kailangan natin para mapuo natin yung piping system natin para sa ating grease trap. Okay, tapos yung technique din natin dito guys is yung labas din, yung nasa hub, yung naka-result din na yan, punasin din natin ng solvent cement. Pasensya na kayo guys, medyo iba yung boses ko ngayon kasi sinisipon po ako. Pero para sa sake ng ating YouTube channel guys at para may ma-share ako sa inyo, tuloy pa rin yung pag-vlog natin. Okay. Yan guys, so subukan lang natin yung grease trap. So i-test na natin, testing lang natin kung angkop ba yung mga measurement na ano natin pinutulot sa ating grease trap. So ito, pinuputol natin yung hub ng fittings natin, fittings, yung T para may place siya, para angkop siya doon sa ating grease trap. Kasi mayroon pa tayo sa kabila eh, pag hindi natin tutulin, hindi nakakasya yung ano, grease trap natin. Kasi dahil sa ating fittings, siya yung mahaba. Okay, so tuloy natin yan. Wala naman problema yan guys kasi apply naman natin yan mamaya ng marine epoxy, yung ginagamit sa mga barko, mga bangka. So matibay naman yung marine epoxy, so siya yung masisilbing pangdikit dun sa grease trap natin. Tsaka waterproofing na rin at the same time. Kasi yung marine epoxy guys, waterproofing din yan. Ayan ang ginagamit sa mga bangka. Ngayon, susunugin na natin yung fittings, yung sa bandang may pinutol tayo. Kasi medyo masikip siya dyan. Kaya sunugin natin para lumabot, para palagayin natin ng konti yung butas ng T. Ingat lang guys pag ginawa nyo ito. Okay, so kasi mainit din yan. Ito kasi yung laman natin sa nai na to. So, sa mga first timer pa, dapat mag-ingat kayo. So maraming tiktik na ano, pwede natin gamitin dating sa paggamit natin ng PVC.
sa ano, sa yung isang side ng ating grease trap. Diyan kasi lalabas yung tubig, guys, na galing sa kitchen sink. Kung mapupuno na yung mga partition ng ating grease trap sa loob, overflow kasi yan. So yung tubig na excess mag-overflow dyan. Once na naabot na yung tubig yung level ng ating butas, so diretso ka na dyan siya sa ating stop out, yung floor drain provision natin na nasa sahig, na nakadiretso dyan sa may butas sa sahig ng ating cabinet. Ngayon, guys, sinasakto lang niya yung sukat kasi yung kabila, yung nasa kanan, may elbow din dyan. So pareho lang yung gagawin natin, puputulin din natin yung elbow, yung habang elbow, kasi masyado na siyang mahaba, hindi na siya kakasya kung puputulan. So i-modify na lang natin. Ayan. So naputol niya yung half ng elbow. So ngayon, ilagay na natin. Pero i-try muna natin yan. Tama ba? Bago natin lagyan ng epoxy. Tama naman siya. So sa paglagay ng ano, guys, sa paglagay ng grease trap, kailangan talaga na may panukat ka. Mitrosan, kailangan may mitrosan ka. Kahit naman ang ginagawa mo sa construction, yan talaga yung isa sa pangunahing kailangan ng engineer, ng porma, ng mga skill. Yung mitrosan. Kumbaga, kung sa doktor, stethoscope yung sa kanila, sa amin sa construction, steel tape. Kasi engineering also means measurement. Hindi kami gumagawa ng patingin-tingin lang. So kailangan talagang sukat. Kailangan precise talaga. Yan kami sa engineering. Susukat niya yung haba ng tubo na puputulin para i-connect dyan sa may provision ng ventilation, yung butas na nasa wall. So yan, i-fit lang. Kailangan talagang i-try muna kung ano yung magiging orientation niya, tapos sukatin hanggang nakahaba yung puputuloy na tubo. Ayan, guys, sukatin na natin. So ayan, kailangan talaga ng steel tape. Ayan, guys, so lagay na rin natin yung clean out. So by the way, guys, yung pipe na ginamit natin dito, pati yung mga fittings, is mayroon siyang diameter na 2 inches or 50 mm or 5 cm. Tinatry lang niya yung mahabang pipe na kinutol niya kanina. Okay, so nalalat ulit. So kailangan dito, guys, tandaan nyo,
yung tinatawag na sequence of work. Importante yung sequence of work. Ibig sabihin, yung sequence of work, yung pagkakasunod-sunod ng mga activities or steps. Kasi hindi dapat mauna si step 4 sa step 1. Kasi kung ito naman na yung step 4, mahirapan ka na. Pwedeng bumalik ka sa zero. So, ulit lang yung trabaho. So, kailangan talaga pag-isipan mo rin kung ano yung talagang tamang sequence of work ng trabaho mo. Para wala ka ng reworks. Okay, so since tama na yan is yung orientation ng tubo, so ngayon pwede na natin ano yan isolve. Okay. So may ginawa lang siyang marking dyan guys, kung nakita nyo kanina may ballpen na si ano sinulat niya, sinulatan niya ng ballpen yan, yun ang marking niya. So kailangan yun ang sundin niya sa pagbuo ng piping system na yan. Okay, lagyan na natin ng solvent cement. So paglagay ng solvent cement guys, yung hub at saka hub ng fittings at saka yung dulo ng pipe, lagyan nyo ng solvent cement para bago nyo isalubong yung dalawang materials, may chemical reaction na dun sa ilalim ng fittings, yung sa may hub at saka yung dulo ng pipe, para talaga 100% walang leak yan. So ganyan yung tamang proseso. Tignan din natin yung isa. Tignan din natin. Tapos yung dulo ng ating pipe. Naman. So, pag i-fix na yung fittings at saka yung pipe, kailangan i-align mo yung mga layout mo na may ballpen, yung sinulatan mo ng ballpen, kasi yun ang tamang orientation ng mga tubo. Kasi mahirap niyan i-adjust pag dumikit na, kailangan putulin na naman. Okay guys, so ikabit lang natin yung last na fittings para mabuo na yung piping system natin papunta doon sa ventilation na nasa wall. Tapos pahiran din natin yung nasa labas. Siguradong walang tagas. Although hangin lang yung
ano dyan guys, dadaan, pero mas maganda na rin na pahira natin sa labas para yung quality ng trabaho natin. Okay, so try lang natin. Tapos lagyan din natin yung panghuli. Yan ang kakabit doon sa ano, stub out natin sa sahig. Yan. Tapos linisin lang natin yung hub ng provision natin, kabang natin sa wall. Linisan lang natin kasi may mga lighters na tumikit dyan. Ala, talagang didikit yung solvent cement. Kailangan malinis talaga. Okay, pahiran din natin ng solvent cement yung fittings na nasa baba. Tapos yung isang dulo din ng piping system na ginawa natin. Tapos yung isang dulo din na yung isasapak natin doon sa wall. Okay, para maluto na siya, para talagang didikit, may chemical reaction na. So idiin mo lang ng konti, kailangan mo lang ng konting lakas dito, mga ilang segundo lang bago mo bitawan, kasi may ano yan eh, may konting pressure kasi yan, kasi dahil sa mga pipes natin. Tapos yung sa bantang may clean out, pahiran din natin ng solvent cement, pati na yung clean out mismo. Yan. Ngayon guys, hinahanda na natin yung pandikit natin, yung marine epoxy. So yung marine epoxy guys, dalawang part yan, part A at saka part B. Kung gano'ng karami yung part A, ganun din karami yung part B mo. Tapos may technique dyan para hindi dumikit sa balat mo yung epoxy. Kailangan mo lang ng tubig dyan, lagyan mo lang ng tubig yung kamay mo. Tapos yun, you're good to go. Hindi na yan didikit sa may mga konti-konti, may mga gatas-gatas na didikit sa kamay mo, pero mawawala yan, hugasan mo na ng tubig. Alright guys, so gawin mo lang yung pahaba yung epoxy na nahalo na or na mix na,
tansyain mo lang din kung gaano karami yung kailangan mo. So ganyan yung ano niyan, technique niyan. So binabasa niya yung kamay niya, guys. So tingnan niyo, basa, tumulo ba yung tubig. Ganyan lang. Malambot kasi yan yung epoxy. Yung epoxy na nagsisimulang tumigas yan more or less 1 hour after. So nagsisimula na yan. Pero magagalaw mo pa yan 1 hour after, pero nagsisimula na talaga yung mag-cure. So ibig sabihin hindi niya siya 100% na malambot na kagaya ng before 1 hour. Okay. So kailangan pa ikot, guys, hagurin mo ng daliri para talagang walang takas, makumpak yung epoxy. Okay. Yan, ang gugugurin mo lang para pulido yung pagkalagay ng epoxy. Ngayon, guys, so nilagyan na natin ng gate valve yung gilid ng ating grease trap. So pag nagme-maintenance po tayo, dyan po natin pinapadaloy yung excess water, no? Maliban dun sa outlet, yung papuntang sahig, floor drain, eh meron tayong gate valve dyan sa gilid in case, no, kung masyadong marami yung tubig. Yan, yan po yung purpose niyan. In kaso kasi magbara yung floor drain tapos kailangan mong bawasan ng tubig, so yan ang purpose ng gate valve sa gilid ng ating grease trap. So yung isang dulo din na, guys, ng ano, pipe, lagyan din natin ng epoxy para hindi rin siya tadagas at saka maging fix na siya dyan sa gilid ng grease trap. So kailangan paikot din yan gaya ng ginawa natin sa kabila. Okay, so ganyan niya yung dapat mag-ingat sura, guys, ng ating epoxy na ilagay natin. So fix na yung mga pipes. Ngayon, nalagyan lang natin ng Teflon tape yung downspout ng ating sink bago natin ikabit yung sink fittings. Yan ang tinatawag na sink fittings. Gagawa din tayo, guys, ng vlog ng tawag nito, tutorial kung paano ilagay yung mga sink na ganito, yung tamang paraan talaga ng paglagay. Okay, huwag masyadong maigpit kasi mababasag yung pipes, guys. So ilagay lang natin yung takip. So ayan na, tapos na ang ating grease trap. So ayan lang, guys, napakasimple lang. So salamat sa panonood, guys, salamat ng marami, at kita-kita tayo ulit sa susunod kong vlog. Okay, thank you, God bless, guys, bye bye.